Nakapagtala ng mas mababang kaso ng fireworks-related injuries ang Department of Health o DOH nitong linggo, January 1, na umabot sa 137 cases matapos ang pagpapalit ng taon. Ito ay ang mga kaso na may kaugnayan sa paputok, ligaw na bala, kabilang na ang mga kaso ng pagkakalunok ng firecracker. Higit na mas mababa ito ng 15% kumpara sa mga kasong naitala mula 2021, habang mas mababa naman ito ng 46% kumpara sa 5-year average period. Sa datos ng DOH, mula 2021 at 2022, pinakamaraming kaso ng fireworks-related injuries ay mula sa National Capital Region. Habang 7 rehiyon naman sa bansa ang nakapagtala ng mas mababang kaso ngayong taon, kabilang na ang Regions 1, 3, 6, 7, Calabarzon, Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Karamihan ng naitalang fireworks-related injuries ay dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na paputok gaya ng Boga, 5-Star at Super Lolo. Gayon din ang paggamit ng mga legal na paputok gaya ng Quitis at Whistle Bomb na kasama sa top 5 cause of injury dulot ng paputok. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, malaking bilang ng fireworks-related injuries ay mula sa mga kalalakihan, partikular na sa hanay ng mga kabataan. Ang mga kalalakihan po ang mas may malaking bilang ng apektado ng fireworks-related injury, habang karamihan naman po sa bilang ng mga kasong naitala ay napapabilang sa adolescent group o yung mga edad 12 years old hanggang 17 years old. Sa naging pagbisita ng opisyal sa Baguio City kahapon, sinabi nito na iniinspeksyon ng kanilang ahensya ang bawat regional hospital sa bansa bago pa man magpalit ang taon. Ito ay upang masiguro na handa ang mga paggamutan kasabay ng pagpapalit ng taon. Nagpaalala rin ng DOH na kahit tapos na ang selebrasyon ng pagpapalit ng taon, maigi pa ring bantayan ng mga magulang o guardian ang mga kabataan na iwasang pumulot at magpaputok ng mga palyadong fireworks upang makaiwas sa aksidente. Kinilala din ng DOH ang kooperasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng mga LGUs, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa kanilang kampanya na Iwas Paputok Campaign. At dahil ang local governments po natin, sila mismo ang nagpapatupad ng mga iba't ibang polisiya para ma-regulate natin ang illegal fireworks, nagpapagawa rin sila ng mga community fireworks display para maging alternatibo para sa kanilang mga komunidad para hindi na gumamit ng mga paputok. Ayon pa kay Vergere, malaking tulong sa pagbaba ng bilang ng mga biktima ng paputok ang istriktong pagpapatupad ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabawal ng pagbili, paggamit at pagpapaputok sa tuwing magpapalit ang taon gaya na lamang ng ginagawa ng Baguio City LGU. Nilinaw din ng DOH na inaasahang madaragdagan pa ang naitatalang kaso ng fireworks-related injury sa bansa dahil hanggang January 6 pa ang gagawing monitoring at surveillance ng kanilang ahensya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Marvin Calas, humahataw!